Mabuhay at maraming salamat sa inyong pagbabalik sa aking channel. Para sa videong ito, ako ay sasailalim sa isang hamon na ang tawag ay ang paggamit ng wikang Pilipino lamang habang ako ay naglalagay ng aking pampaganda. Dahil ngayon ay buwan ng Agosto, ngayon din ang buwan ng wika. Kaya napagkasunduan naming mga Filipina beauty sisters na gawin ang tema na ito upang ating igunita ang pagpapahalaga sa ating sariling wika. Kaya sila rin ay may sari-sariling video na ganito rin ang tema. Ngayon pa lamang ay humihingi na ako ng paumanhin kung may mga salitang hindi ko talaga maisasalin sa wikang Pilipino sa kadahilan ng hindi ko talaga alam kung ano ang kanilang kaparehas na kahulugan sa wikang Ingles. At sadyang meron din naman talagang mga salita sa wikang Ingles na isinama na natin sa ating bokabularyo, kaya kahit ito ay tunog wikang Ingles, ay tanggap din ito sa ating wika. Karagdagan nga pala sa hamon na ito ay may sari-sarili kami mga inspirasyon kung saan namin ibinase ang aming kaayusan para sa video ito. Para sa aking kaayusan ngayon, pinili ko ang tanyag na epiko na Ibong Adarna. At ito na ang kaayusan na aking nagawa bilang Ibong Adarna. Sa susunod na parte ng video ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko nagawa ang kaayusan ito. Una muna ay gagamitin ko ang aking Queen E Cosmetics Tinted Sunscreen. Ang susunod naman na aking gagamitin ay ang FS Features and Shades 2-Way Cake sa shade na Organza. Sa aking pangkilay, ang aking gagamitin ay ang Squad Cosmetics Brow Game Eyebrow Pencil sa shade na Brunette. Ang susunod ko namang gagamitin ay pangkulay sa mga talukap ng aking mga mata. At ito ang aking mga gagamitin. Ang una muna ay ang ColourPop Disney Frozen 2 Collection Anna Eyeshadow Palette. Ang unang shade na ating gagamitin ay Wind. Ilalagay ko ito sa bandang dulo ng parte ng aking talukap ng mata hanggang dito sa bandang gitna ng tupi ng aking mata. Ang susunod na shade na aking ilalagay ay ang shade na Charades. At ito ay ilalagay ko lamang dito sa bandang dulo ng aking talukap. Ngayon naman ay lilipat tayo sa ibang eyeshadow palette at ito ay ang ColourPop Kathleen Lights The Zodiac Eyeshadow Palette. At ang unang shade na ating gagamitin ay ang Clearis. Ito ay ilalagay ko sa buong talukap ng aking mata. Kumuha lang tayo ng blending brush.
mag-wash at linisin ang mga parteng sobra sa ating pangulay sa ating talukap ng mata. Ang susunod natin gagamitin ay ang J-Cat Beauty Crisp Metal Chrome Eye Mousse at ang shade niya ay Orange You Happy. Kukuha ako gamit ng aking daliri at ipapatong lang ito sa buong talukap ng aking mga mata. Ngayon naman ay balik muli tayo sa eyeshadow palette na ito at ang gagamitin nating shade ay ang shade na Arendelle. Muli, aking daliri ang aking gagamitin para ilagay ito sa bandang gitna ng talukap ng aking mga mata. Ang susunod naman na shade natin gagamitin ay ang shade na Earth at ito ay ilalagay sa bandang baba na parte ng ating mata. Balik tayong muli sa eyeshadow palette na ito at ang gagamitin natin shade ay ang The Leo. Ito naman ay ilalagay natin sa loob na sulok ng ating mata. Susunod naman na aking gagamitin ay ang Fashion 21 Liquid Eyeliner para pangguhit sa aking mga mata. Ang susunod ko naman gagawin ay kukulot ko ang aking mga pilik mata at lalagyan ko ng Squad Cosmetics Mascara. Na tayo ngayon sa paglalagay ng mga pampaganda sa ating mata. Ang susunod naman ay ang pampula sa ating pisngi. Ang gagamitin ko ay ang FS PJs & Shades Filipiniana Cheek Mousse. Ito ay ang shade na kapistahan. Gagamitin ko lang din ang aking mga daliri at ilalagay direkta sa aking mga pisngi. Ang susunod naman na aking gagamitin ay ang pangkinang sa mukha at ito ay ang J-Cat Beauty You Glow Girl Baked Highlighter at ang shade na ito ay ang Pink Gold.
Goddess. Para sa aking mga labi, ang gagamitin ko ay ang KNG Maquillage Lipstick at ito ay ang shade na Bella. Ang huling pampaganda na aking ilalagay ay ang Queen P Cosmetics Facial Glow Mist. Upang mabuo ang aking kaayusan, ako ay magbabalik. Ayusin ko muna ang aking buhok, maglalagay ng piling-piling mata, at maglalagay ng karagdagang palamuti. At ito na nga ang pagtatapos ng kaayusan na aking nagawa. Ako ay nagpatulong para maiayos ang aking buhok, makapaglagay ng piling-piling mata, at mailagay ang iba pang palamuti sa aking mukha. Ang mga kulay na ginamit ko para sa kaayusang ito ay base sa ibong agana na ginamit din bilang inspirasyon sa kasuotan ni Binibining Catriona Gray nung siya ay sumali sa patimpalak na Miss Universe. Ibong agana na ginamit nilang basehan para sa kanyang kasuotan ay may halong kulay na pula, kahel, ginto at dilaw. At ito naman ang aking nagawang kaayusan para sa video ito. Maraming salamat kay Binibining Jeneline de la Vega para sa pagtulong sa akin sa pag-aayos ng aking buhok, sa aking piking-pirik mata, at sa mga palamuti pa sa aking mukha. Siya ang tumulong sa akin para maisaayos ang pagtatapos ng aking kaayusan para sa video ito. Kung nagustuhan niyo ang tema ng video ito, maaaring panoorin niyo rin ang video ng aking mga kasamahan ng Filipino Beauty Sisters. Ilalagay ko sa description box kung saan nandoon ang mga link ng kanilang mga channel para mapanood nyo rin ang kanilang mga video at makita ang kanilang mga obra. At natuntunan na rin natin ang katapusan ng video ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, i-click lamang ang approve na icon, ibahagi sa iba ang video ito at huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!